Good morning, lockdown buddies. Meron tayong bagong laruan ngayon. Pupuntahan muna natin sa gate. Bumili tayo ng gimbal para mas madali yung pagbo-vlog natin. Mamaya, ano tayo? Bubuksan ko, pakita ko sa inyo kung maganda yung produkto. Kita tayo. Pupuntahan natin ngayon sa gate yung courier, no? Kasi hindi nagpapapasok dito sa loob ng subdivision ng mga courier. So sasalubungin na lang natin siya muna ron. Ano, binili ko, no, parang actually gimbal para mas stabilize yung kamay ko tsaka yung mga images na pinapadala ko pag nag-vlog. Mamaya mag unboxing tayo para nakita nyo kung ano yung pinagsasabi ko ngayon. Shoutout ulit kay Pandelito. Nakuha na natin yung package. So, pabalik na tayo ngayon. Para sa unboxing naman mamaya. Hindi rin ganun kasama yung naging epekto dito sa village ng lockdown. Nagkaroon ng influx ng delivery ng courier services. Pero syempre sustainability nito, hindi mo naman may papangako. Pero meron silang mataas na population nyo. Makikita nyo. So, marami. Marami tumatangkilik within the village. Iisip din ang safety nila. Kaya halos lahat hindi rin lumalabas. Pero syempre, ito pa rin pagka bumalik sana dun sa normal. Although, hindi ko sinasabing totally hindi na tayo babalik sa normal. Pero it is what it is. Kailangan natin tanggapin to. Ito na ang nangyayari ngayon. So, the Filipino resiliency will be very, very useful ngayon. Ulit, again. Okay. Sa bahay na tayo. Bitbit na natin yung package. Update ko kayo mamaya sa unboxing kung ano ba itong binili ko at paano gamitin. Okay. So, mamaya ulit. Hi again mga lockdown buddies. Ito tayo ngayon para sa unboxing ng aking bagong toy. Tawag nila dito gimbal. So, usan muna natin para makita natin ang pinagsasabi ko rito. Siyempre, in-order ko siya sa pambansang mall, sa LZD. And nabot siya na 6,140 including shipping na yun, landed na yun. Pero for pickup, siyempre, hindi madi-deliver sa bahay. So, dapat siguro yun, 6-2. Kaya lang 6. Hanggang gate lang ng subdivision. Kaya 6-1-40 na lang. Okay, so, yung package niya, maganda. Naka-bubble wrap. So, kahit na hindi siya masisira. Tapos, galit na galit yung kahon. Siyempre. Alam niya na, pinili kong brand is DJ Osmo
Shoutout nga pala sa sister ko kasi siya may sabi niya yun ang kulay ng brand. Para mo dito. Ano ba yung gimbal? Nga pala. Dala ko ng dala. Ito ginagamit para sa ano, para yung shots mo pagka moving ka or mobile. Hindi jumpy. Pa lang natin. Shoutout nga pala ulit kanina kay Pandilitos. Love na love ka na ng mama ko, Neil. Okay. So, ito siya, no? Ayos naman yung packaging niya. Sa natin. Una-una, hindi ako tech savvy. Kaya medyo bear with me, guys. Hindi pa ako. Ngayon pa lang ako nagsisimulang mag-explore. Kasi nga, the new normal, you should be digitally skilled. Hindi naman siguro kailangan tech savvy. Pero kailangan daw digitally skilled ka. Shoutout kay G. Okay. Ito siya, no? Osmo Mobile 3. I got it for 6,140 pesos. So, yan. Basically, it's a cellphone holder. A stabilized cellphone holder for you to do your stuff. Hindi masyadong shaky. Hindi masyadong nayayanig yung mga nanon. Ito ngayon, okay lang to kasi stationary tayo. So, nakapatong siya sa cellphone. So, ngayon, buksan natin, no? Okay. Ah, okay. So, nagsil pa pala siya isa. Okay. So, so ito, no? Para siyang PSP. Ito. Okay. Battery operated ba ito? Sorry, no? Hindi tayo kasi nagbasa muna ng manual. Siguro, tignan muna natin yung manual para hindi tayo. Okay, so ito nga pa, ano? PDR. So it's a 6,100. Mas 40 para sa delivery kay Lazada. So, ang kailangan natin makuha ngayon ay ang kanyang accessories. Kasi, okay, hindi ko siya mukhang pagana. Pack. Ginamitan ko ng Wido. So, kailangan talaga magbasa ka muna before you start doing anything stupid. Worse, sira mo pa. So, ito yung mga kasama niya, no? Kasama siya ang instructions manual. Tapos pads. Cellphone yata. Ah, ito yung wrist strap. Para sa mga medyo pasmado, palagay ko to para hindi sila mahulog. Kasi 6,000 pesos, mabigat din to pagka nahulog, ha? So, included sa package, yun, so, box, USB cable, charging malamang ito. Tsaka yung kanyang, syempre, mahal eh. Kaya kailangan, maganda lalagyan. So, ilalagyan siya kasama. Okay, first things first. Kailangan malaman muna natin paano siya gumagana. By hook or by crook, kailangan natin basahin yung kanyang owner's manual. So, number one, activate when using it for the first time following the steps on the DJ1 Mimo app. So, kailangan magbasa pa ako ng app. So, kailangan ko muna ng
charge pala. Charge. So, meron siyang USB port. So, kailangan natin magbasa muna pala ng app. So, babalikan ko kayo mamaya. Tingnan ko muna paano yung gumagana sa app. Naaral ko pa ngayon siya kung paano mag-balance. Pero so far ayan. Ayan yung kuha ngayon niya. Kita mo, yung mga features siya na follow yung fino-focus mo. So, hindi ka mawawala. And same time, very stabilized siya. So, may mga options din siyang pwedeng gamitin. So far ngayon, naka-focus siya sa mukha ko. Lagi niyang susundan. Tapos, same time, very stabilized siya. Ayan. Also, yung feature to na zoom. So, hindi mo na kailangan galawin yung screen mo. So, nandun. No? Nasa thumb mo yung control. Also, yung focus ng mukha mo, nandun naman sa index finger mo. Right hand. So, kahit naglalakad ka, ikaw ang sinusundan ng camera kagaya ng ginagawa ko ngayon. So, hindi ka mawawala sa focus. Downside, sa kagaya kong hindi naman masyadong tech savvy, medyo nahihilo ko kasi parang hindi ko alam kung instinctively nahabol ba ng kamay ko yung camera o instinctively nahabol ng ulo ko yung lens. Pero, so far, okay naman siya. Ayan o. Mga, marami rin siyang selections. No? Pwede kang mag-action shots, pwede kang mag-movie shots, or yun ito, ganyan. So, ito. Okay naman yung kuha niya. So far, satisfied ako dito sa produktong ito. Kaya gamit ko siya sa mga susunod. Mga vlog natin is more on mga moving items, mga action shots. So, okay ito. So, I give this Osmo perfect thumbs up. 5 beards. Ang level ng happiness ko dito. 5 balbas. Ang masayang nakikinabang ngayon dito sa aking DJ1 Osmo. So, guys, see you sa next unboxing and product testing natin. So, very good, no? Galing. Ayan. Nakakasunod siya kagad. Very good.